idol at kabayan, good news! Alam nyo kung bakit Pilipinas mas pinalakas pa ang boses at hakbang sa mga pinagtatalunang mga teritoryo. Ang House Committee ng Foreign Affairs inaprubahan ang isang House Bill para sa pag-imprinta ng mapa ng West Philippine Sea at Sabah sa lahat ng mga pasaporte ng mga Pilipino. Wow na wow! Genius ang taong nakaisip nito. Saludo kami sa inyo. Ano pa ba ang hinihintay natin? Tara, simulan na natin ang video. I-like at mag-subscribe. Matik na! Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aming YouTube channel. I-hit ang notification bell para kayo ay ma-notify sa mga bago naming mga video uploads. Maraming salamat. Inaprubahan ng isang panel ng House ang isang panukalang batas na naghahanap ng pag-imprenta ng mapa ng bansa kabilang ang West Philippine Sea at Sabah sa mga passport o pasaporte ng Pilipinas. Ang Komite ng Foreign Affairs ay inaprubahan sa isang virtual na pagpupulong na ginanap noong Webes bilang kahalili ng panukalang batas na naghahanap upang baguhin ang batas ng pasaporte sa pamamagitan ng pag-imprenta ng mapa ng bansa sa travel document. Si Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez ang author ng kapalit na panukalang batas. Wow! Sa mga bumubuo at nasa likod ng panukalang ito, saludo ako sa inyo. Ito ay malaking bagay at hakbang para sa Pilipinas na ipakita sa China at sa Malaysia na ang mga teritoryo o nasasakupan ng Pilipinas ay hindi nila dapat angkinin. Good job, Honorable Rufus Rodriguez, isa kang tunay na Pilipino sa iyong gawa at pagsisikap na hindi man lang nagawa ng mga nagdaang mga politiko. Kayo mga idol at kabayan, ano ang masasabi nyo? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Sinabi ni Honorable Rodriguez na ang kanyang House Bill 6399 ay naglalayong bigyan diin at igiit ang ating tagumpay sa West Philippine Sea, sa China, sa International Arbitral Tribunal, sa The Hague, Netherlands, at ang ating legal na makasaysayang karapatan sa Sabah. Ang pagsamasama ng mapa sa ating travel document ay isang matibay na pahayag na iginigiit natin na ang ating mga soberanong karapatan sa West Philippine Sea at sa ating eksklusibong economic zone, sinabi ng chairman ng House Constitutional Amendment Committee. Bukod sa pagbabago na aprobahan din ng panel na pinamumunuan ni Zamboanga Sibugay Representative Ann Hofer, ang panukala na payagan ang online na aplikasyon ng mga senior citizen para sa pagpapalabas ng passport renewal. Sinabi niya na ang panukalang batas ay nagbibigay din ng isang dokumento sa paglalakbay para sa emerhensya na ibigay sa sinumang mamamayan ng Pilipino na may madalian na paglalakbay ngunit nawala ang kanyang pasaporte o nag-expire na ang kanyang pasaporte. Ang panukalang ito ay nagpapataw din ng mas matatag na parusa sa mga lumalabag kung ang nakasala ay isang dayuhan, siya ay ide-deport at itatala sa blacklist matapos niyang pagsilbihan ang kanyang sentensya. Ang pinagsama-samang panukalang batas ay naghahangad din na magbigay sa milyong-milyong mga senior citizen ng 32% na diskwento sa pasaporte. Sinabi ni Honorable Rodriguez na ang diskwento ay mailalapat hindi lamang sa gastos ng pasaporte, ngunit sa pagproseso din ng mga bayad. Mga idol at kabayan, ang paglagay ng mapa ng West Philippine Sea at ng Sabah sa pasaporte nating mga Pilipino ay isang patunay na tayo ang nagmamay-ari ng mga teritoryong ito. Isa itong pagpapakita sa ibang mga bansa na hindi man tayo kasing lakas nila ay kaya pa rin nating manindigan at ipagsigawan sa buong mundo na atin ang dapat ay sa atin, laban kung laban. Maraming salamat ang tagahatid ng balita. Good news, Philippines! Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Laban Pinas!